And in throwback, before, a family trip to Cubao, especially during the holidays, will never be complete without the Fiesta Carnival. Fiesta Carnival, ang epic comeback. Isa sa mga iconic na lugar noong 70s hanggang 90s, ang Fiesta Carnival na makikita sa Araneta Shopwise sa Cubao, Quezon City, isang lugar na nagdulot ng kasiyahan sa maraming Pilipino noon, lalo na sa mga kabataan. Ang amusement park na Fiesta Carnival ay nag-operate noong dekada 70, isang panahon kung kailan ang Pilipinas ay dumaranas ng mabilis na urbanisasyon at paglago ng ekonomiya. Dinisenyo ito upang gayahin ang tradisyonal na mga karnabal na may bitbang rides, laro at mga atraksyon na nagbigay ng abot-kayang pagtakas mula sa araw-araw na buhay. Ang parke ay kilala sa malawak na hanay ng mga atraksyon. Mayroong bagay para sa lahat, mula sa carousels para sa mga bata hanggang sa nakakabang roller coasters para sa matatapang. Ang Ferris wheel na may panoramic view ng skyline ng Cubao ay paboritong romantic spot, habang ang haunted house ay nagbibigay ng nakakatakot na mga karanasan. Ang bumper cars, spinning teacups, at swinging pirate ship ay nagdadagdag ng excitement. Tinitiyak na ang mga bisita sa lahat ng edad ay makakahanap ng kanilang perpektong adrenal rush. Ang Fiesta Carnival ay higit pa sa isang parke ng libangan. Ito ay isang kultural na melting pot. Pinag-uugnay nito ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, nagpapalaganap ng diwa ng komunidad at sama-samang kasiyahan. Ito ay isang lugar kung saan nagkakabuklod ang mga pamilya, tumitibay ang pagkakaibigan, at nagsisimula ang hindi mabilang na mga kwento ng pag-ibig. Ang karnabal ay may malaking papel sa sosyal na aspeto ng Cubao. Hinuhubog ang kolektibong alaala ng isang henerasyon. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, nagsimulang maramdaman ng Fiesta Carnival ang pressure ng modernisasyon at kompetisyon mula sa mas bagong parke ng libangan at iba pang pagpipilian sa libangan. Ang pag-usbong ng mga shopping mall at iba pang commercial na nagpaunlad sa Cubao ay nagdulot ng unti-unting pagbaba ng mga bisita. Noong 2004, isinara ang karnabal. Markado ang pagtatapos ng isang panahon. Kaya naman, nang inanunsyo ang muling pagbukas ng Fiesta Carnival noong 2023, marami ang talagang nanabik at nag-abang upang maranasan muli ang kasiyahang na idulot nito sa maraming tao. Kaya't para sa mga kabataan ngayon, ito na ang chance nyo para ma-experience ang pagiging batang 80s at 90s na laging naikukwento ng iyong mga tito at tita. Di man ito eksaktong kagaya nung unang itinayo ang Fiesta Carnival, pero tiyak naman na may mga bagong core memories ang nag-iintay para sa inyo. Kaya't dadalhin namin kayo sa ilang mga bagong atraksyon ng Fiesta Carnival. Ang Fiesta Carnival ay may 13,000 square meters na Shopwise building na may mga pambata at pangmatandang rides. Ito ay nahahati sa mga area upang i-feature ang trampoline park, arcade, skating rink, kiddie rides, and carnival games. Maraming kapansin-pansing pagbabago sa parke, pero patuloy pa rin itong nagdadala ng throwback na enerhiya. Ang parke ay pinalitan ang mga matitinding rides at mga malalaking atraksyon para sa mas maliit at mas friendly na version para sa mga bata. Ang ilang mga original rides tulad ng bumper car, carousel, world trip, tiger train, at chicken run mula sa original version ng Fiesta Carnival ay bumalik na may bagong pintura at mas modernong version ng mga klasikong rides. Ang mga mas matatandang bata at mga young at heart ay hindi kailangang mag-alala na masyadong pambata ang Fiesta Carnival para sa kanilang panlasa. Maraming aktibidad din para sa mga mas matatandang bata. Mayroon itong sariling outpost ng Wii Trampoline Park, isang Korean themed roller fever roller skating rink, F1 go-kart, mga bowling lanes, arcade games, billiard tables at mga karaoke rooms upang sila'y maging masaya at malibang. Libre ang pasok sa Fiesta Carnival, kaya't maaari mong piliin kung aning mga rides at atraksyon ang gusto mong salihan at magbayad lamang para doon. Ang bumper cars, carousel, world trip, chicken run, speed star, and tiger train are 60 pesos per ride. Ang walking dino and boat pool ay 90 pesos per 5 minutes. Ang Happy Wheel ay 150 pesos per ride, sa Playground 150 pesos per 30 minutes, Ball Battle City 120 pesos per 20 minutes,
at ang snow playground ay 120 pesos per 15 minutes. Ang Ronan Fever ay 340 per hour, inclusive of skating gear, coaching, skating aids, and locker use ay 499 per hour at 699 para sa day pass. At ang We Jump Trampoline Park ay 499 pesos per hour, 399 pesos per additional hour at 3,990 per 10-hour multi-pass. Ang arcade games ay maaari mong ma-access gamit ang reloadable game card at ang presyo ay maaaring magkakaiba depende sa laro. Ang load ay mabibili sa halagang 200 pesos na may 50 pesos na bonus load. Isang tip mga ka-high five, agahan ang pagpunta dahil karaniwang mahaba ang pila ng mga rides at iba pang atraksyon tuwing peak hours at weekends. Maaari ka ring bumisita pagkatapos mong magtrabaho o galing school during weekdays. Bukas ang park from 10 a.m. to 10 p.m. Sure din na hindi ka magugutom habang nasa park ka dahil kapi-kabila din naman ang mga kainan kagaya ng Taco Bell, Pizza Hut at Potato Corner. Sa mga nakapunta na mga ka-high five dyan, ikwento nyo naman ang mga experience nyo sa Fiesta Carnival 2.0.